Sa ngayon po, meron tayong low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw lamang po ito pumasok and as of 3 in the morning ay nasa 1,000 kilometers ang low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Base sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo ngayong weekend. Subalit nakikita po natin mananatili ito as a low pressure area sa mga susunod na araw dito sa may silangan ng Mindanao. Base naman sa ating analysis, regarding dito sa track nitong low pressure area, posibleng lumabas ito ng ating area of responsibility or bumaba sa mga susunod na isa hanggang dalawang araw. Pero pagsapit po ng Lunes or Martes ay babalik muli ang low pressure area sa loob ng ating PAR. Gayun pa man, nasa labas or loob man ito ng ating PAR, magpapaulan pa rin ito hanggang sa susunod na linggo sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Samantala, lumalakas pa rin ang amihan or northeast monsoon at sa ngayon ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong araw, dahil dun sa trough or extension ng low pressure area, asahan ng maulap na kalangitan for most of the day dito sa lalawigan ng Palawan at aasahan din yung mga light to moderate with at times heavy rains. So pinag-iingat natin yung ating mga kababayan, lalo na dito sa may central and southern portions sa mga posibleng baha at landslides. Sa ating mga kababayan naman, for the rest of Luzon, asahan pa rin ng malamig na amihan or northeast monsoon. Magdadala ito ng mga light to moderate rains dito pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kayo din po sa Aurora, pababa ng Quezon, Bicol Region, at natitira pang bahagi ng Mimaropa. Yung mga pag-uulan natin, pinakamatindi po dito sa may parting Quezon at bahagi po ng Bicol Region, bagamat mas kakaunti na kumpara nitong mga nagdaang araw. Gayun pa man, pinag-iingat pa rin natin sila sa mga posibleng pagbaha at landslides. Dito naman sa Metro Manila, natitira ang bahagi ng Central Luzon at Ilocos Region, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. So ibig sabihin po, kumpara nitong nagdaang dalawang araw, mas kakaunti at mga pulo-pulo na lamang na mahihinang pag-ulan ang mararanasan. In terms of temperature, malamig pa rin po for Metro Manila. Posibleng mababa pa into 23 degrees Celsius ngayong madaling araw ang temperatura. Sa ibang lugar, such as Tagaytay, hanggang 20 degrees Celsius. At sa Baguio, hanggang 15 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan, for most of Visayas and Mindanao, cloudy skies po tayo at aasahan yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng low pressure area po sa silangan ng Mindanao. Pinakamatindi ang mga pag-ulan dito po sa may eastern and central Visayas, gayon din dito sa may northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. So ibig sabihin po, mayroong mga moderate to heavy with at times intense rains. Possible pa rin po ito na magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, light to moderate with at times heavy rains. At binabalaan po natin ang ating mga kababayan for Visayas and Mindanao dahil sa mga susunod pa na araw, dahil doon sa pagpasok ng low pressure area sa ating PAR, magpapaulan pa rin ito at magdadala ng mga banta ng baha at landslides doon. Temperature natin for Metro Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao 24 to 30 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil sa malakas na amihan, meron pa rin tayong gale warning simula dito sa dulong Hilagan Luzon all the way dito sa may Caraga Region. So asahan po natin yung hanggang 5 metro mga taas na mga pag-alon or halos dalawang palapag ng gusali dito po sa extreme northern Luzon, Batanes and Babuyan Group of Islands, Cagayan Province, northern coast of Ilocos Norte, gayon din po sa may Isabela, pababa ng Aurora, northern Quezon kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albayat ng Sorsogon, northern Samar, eastern Samar, sa eastern coast of Southern Leyte meron na rin tayong gale warning, gayon din sa Dinagat Islands at sa eastern coast ng Surigao del Norte kabilang na ang Siargao and Bucas Grande Islands. Delikado po ang mga pag-alon na ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat, especially sa ating mga kababayan na nangingisda. And even in the coming days, asahan pa rin natin ang gale warning for most of Luzon and Visayas dahil pa rin sa northeast monsoon. Sa susunod po na tatlong araw, asahan pa rin ang epekto ng low pressure area for Visayas and Mindanao. Magiging maulan pa rin po habang sa natitirang bahagi ng Luzon or most of Luzon, asahan pa rin ang malamig na amihan. For Metro Manila, asahan yung mga bahagyang maulap hanggang minsan maulap na lamang na kalangitan na sasamahan ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Malamig sa madaling araw hanggang 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, asahan pa rin ang preskong panahon hanggang 15 degrees Celsius po sa madaling araw at hanggang 21 degrees Celsius lamang pagsapit ng tanghali.
Bukas maulap ang kalangitan na sasamahan ng mahihinang ulan, habang pagsapit ng Lunes at Martes magiging maaraw naman sa maraming pagkakataon at meron lamang pulupulong pag-ambon. Sa ating mga kababayan for Legazpi City at maging sa halos buong Bicol Region, asahan bukas nagpapakita po si Haring Araw dahil dun sa bahagyang paghina ng amihan sa kanilang lugar, meron lamang mga pulupulong mahihinang pag-ulan pero pagsapit po ng Lunes at Martes dahil dun sa pagpasok o paglapit dito sa Mindanao nung low pressure area, yung trough nito makakaapekto na po sa Bicol Region. So asahan yung mga light to moderate with at times heavy rains, mag-ingat po sa mga posibleng baha at landslides. Sa ating mga ka-exonan din ha, sa Metro Cebu sa susunod po na tatlong araw, asahan ng maulap na kalangitan at sasamahan pa ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. May times po na lumalakas yung mga pag-ulan. So pagsapit po ng Lunes at Martes, kapag po nagtaas na tayo ng mga orange and red rainfall warnings, automatically po ay kanselado na ang pasok sa eskwelahan. Then depende na rin po sa inyong LGU kung mayroon tayong yellow warnings or rainfall advisories kung magsususpende din po ng klase. Temperature natin hindi hihigit sa 30 degrees Celsius. At panguli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao and for the most of Mindanao, asahan po natin ang makulimlim pa rin na panahon at aasahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil pa rin dun sa low pressure area. So again, inulit natin, pinaka-apektado ng mga lugar, Caraga Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, and even Davao Region. And even beyond Tuesday, magkakaroon pa rin po ng makulimlim na panahon at maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Si Haring Araw ay sisikat 6:23 na umaga at lulubog ito 5:41 ng